Tulong na walang kapalit. Bukal sa kalooban. Ang tanging hangarin ay magsilbi sa bayan. Sulong na bayan! Programang sasainyo alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Sulong na bayan! Kasama si Ms. Loli Acosta sa DWIZ 882. Po sa ating mga tagapakinig. Welcome to our programa. Siyempre po, tuwing araw-araw po ang ating programa, Sulong ng Bayan, tayo po'y dinig, nadinig sa iba't pang panig ng mundo. So, batiin muna natin ang ating mga kasambahay siguro dyan sa iba't pang panig ng mundo, ang ating mga kamag-anak, kaibigan, at siyempre ang tinatawag nating bayaning manggagawa. So, hello-hello po sa East Coast, sa West Coast, sa Estados Unidos dyan, mga migrant workers natin dyan, napakarami. 3 million ang ating Filipino migrants dyan, ano, sa LA, and then West Coast, East Coast. Ganyan rin po sa Gitnang Silangan. Ayan, napakalakas po natin na ang dami-dami nating mga workers dyan. Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, Riyadh, Qatar, Dubai, UAE. At ganyan rin po sa ating mga neighboring countries. Saan-saan po yan? Sa Down Under, sa Australia. Nate, kamusta po kayo dyan? At sa Darwin, naririnig din tayo. Live streaming via FB natin. At syempre sa Adelaide, Sydney, sa Melbourne. At kamusta dyan sa mga Ramos family? Ingat po kayo. At syempre Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong. At malakas na rin po daw tayo sa Myanmar. At ngayon na rin sa Macau. Ang ating wifey ng ating engineer Fred Balamala ay nagtatrabaho dyan sa Macau. Ang dami niyang pasalubong. Okay? At syempre Luzon, Visayas, Mindanao, lalo-lalo po sa ating mga kapatiran Muslim. Assalamu alaikum. Alright? Ang TV devices gaya ng ABS-CBN TV Plus, GMA Affordable Box, Sulit TV at iba pang digital TV receivers, very soon, yan po ang good news, ay makikita na tayo dyan sa Studio 23. At syempre, live streaming via FB at you can upload our YouTube at Instagram. Okay, ngayon pong hapon, actually siya ay suki na ng ating sulong ng bayan. Ano? At dito ko makikita na talagang ang passion, ang kanyang heart of hearts ay idedeboto niya ng todo-todo pa rin, dahil yun naman po ang kanyang sinimula ng kanyang ama na aking naka-tandem sa isang istasyon sometime five, o matagal ng panahon, ano? But tinuloy po ng kanyang anak at siya ay kapapasa lang sa recent bar exams at pangulo po siya ng OFW Family Club. So, ang sarap na makapiling natin at makasama natin siya dito sa ating magiging segmento na kayo ang bida. Sino po? Ay, syempre, yung mga bayani manggagawa. Kaya nga, bayani po kayo, di po ba? So, kayo ang bida dito dahil bibigyan niya kayo ng giya, syempre, mga inspirasyon, at kung ano, he'll have to educate you para hindi po kayo maligaw. Biblically, it says, Hosea 4:6, my people perish. Perish. Ang bigat ng sinabi doon, hindi lang basta mabubuli kayo or mababash for lack of knowledge. Pagkulang po ang kalaman ng ating mga kababayan, lagi tayo na napapariwara or we're led astray. Yun, nabubuli tuloy tayo, nabibiktima. This time, ito po ang good news. Siya po ang magigiya at bibigay sa atin ng lahat ng edukasyon na kakailanganin, lalong-lalo na sa aspetong batas. So, let's call on to our program, Sulong ng Bayan, Attorney Roy Senyeres. Hello! Ay, magandang hapon, Ate Loli, yan. Partner Loli, at sa lahat ng nakikinig po sa Sulong Bayan. Magandang araw po sa inyo lahat dito sa ating ilang bayan at ganun din sa iba't ibang parte ng mundo. I hope all of you are doing well today. Ayan. Alam mo, meron tayong na. Kasi ang feeling ko urgent na eh. Kailangan Sulong this time. Na bayan. Oo, di ba? You will agree with me dahil for the past years, parang ano na tayo eh. Ano ba tawag doon? Slumbering? No, I don't like to say slumbering kasi ang dami namang efforts din na binigay ng ating Pangulong Duterte. No? But somehow, wala eh. Parang ganun eh. So this time, may urgency. Kailangan yung bayan natin with the new presumptive-elect President BBM Bongbong Marcos and Vice yung tandem niya, Sara Duterte. Eh, susulong na. Na meron na tayo ngayon na. Kasi si Attorney Roy, ito na rin. Ito na rin yung perfect timing. Alam mo, meron tayong i-entertain si Ryder John. Katandem ko rin to dahil Ryder ko naman to. Anywhere he goes, talagang nakatutok din siya. Siguro siya ay may itatanong na agad. At ang kanyang background naging
OFW din siya, nakakontribute din siya ng million-million dito sa ating ekonomiya. He was like at in Dubai for 10 years. So welcome, Rider John. Kausapin mo na si Attorney Roy. Go. Magandang hapon po. Good afternoon, John Ramos. Ayan. Attorney Roy, good afternoon. Sorry, magandang hapon po sa inyo. Ayun. Alam ko po, you are really exhausted. Ano po? Dahil nakikita ko, follower ninyo ako eh, you've been traveling all over the Philippines. Nakikita ayun, niya lahat ng Philippines. However, talaga pong ganyan. And andito naman tayo, patuloy pa rin po ang pagtulong sa pagsulong ng bayan. Ang unang tanong ko po sa inyo, kamusta po kayo? Alam kong pagod na pagod kayo. Okay naman po. Naka-recover na, naka-reboot, paunti-unti po. At ito po, kaya tayo ay ready na sumulong na para sa ating bayan. Thank you for asking, sir. It's good to see you again. Opo, opo. Okay, so, ayun. Miss Lolly, ayun lang po ang aking katanungan kay Attorney Roy dahil talagang follower niya ako all the time. Nakikita ko yung mga news feed niya. Tapakasipag niya po talaga. Ayun. Mm-hmm. Ayun, so, kasi okay. Ikaw ay naging OFW yourself, ano? Dun sa panahon na ikaw ay naandun sa Dubai, UAE. Ano yung mga nagiging perennial problem na kasi gusto natin ngayon tutukan dito sa ating segmento na ma-prevent from happening again, ano, kung meron man. Mga ilang problema ng ating kababayan. Go. Yeah, Miss Lolly and Attorney Roy, ang isang nagiging problema po natin which is really uncontrollable is the immigration system po, lalong-lalo na sa UAE. Mm-hmm. Alam niyo naman, mostly na pumapasok dyan pag hindi dumaan sa mga agencies dito, kung nakakapasok sila through visit visa. And ang visit visa dyan, alam niya ni Attorney Roy, na talagang ang visit visa, 3 months, then mag-expire pag hindi ka nakakuha ng employer mo para ma-transfer yung visa mo, you have to go out of the country para mag-re-entry. So ayun yung isang mga nahihirapan yung ating mga kababayan. And ang problema, every now and then po, madaling nagpapalit ang batas ng immigration doon. Nung nandun na po, tatlo-apat na beses papalit-palit, meron isang buwan lang ang visit visa validity. Mm-hmm. Pagkatapos, after 6 months, naging 3 months naman ngayon ang validity. So, ayun lang ang isang problema ang uncontrollable eh. Mm-hmm. Di ba, Attorney Roy, alam niyo po yan eh. Yes, tama, Rider John. I remember... sometime in 2015 thereabouts, may pinairal po na patakaran ang United Arab Emirates, yung tinatawag po na Unified Contract Policy, wherein sa madaling salita, yung verification aspect ng employment contracts na originally ay ginagawa ng ating mga polo offices doon for insofar as Filipino workers are concerned going in the United Arab Emirates. Eh, ngayon po ay nasa cognizance or kapangyarihan na po ito ng ating mga ng United Arab Emirates government. So ito pong ganitong pamamaraan ito po ay nagsilbing o nagpahirap sa ating mga kababayan na pumasok doon kasi meron pong iba na po ang sumusuri ng kanilang kontrata. Kaya yung nagiging talamak o mas bumubukas po yung pintuan dun sa binabanggit nyo Ginoong John, tungkol po dun sa visit visa. So marami na because simply put, the supply is still very high for the employers needing laborers in the United Arab Emirates. Lalo ng Dubai. So since limitado po yung kakayahan o kapangyarihan ng ating mga embahada to verify the contracts, yung doon po sila ngayon, sinift na nila yung pagtutok doon sa pag-asikaso ng visit visa na tulungan yung mga kababayan natin na magkaroon ng employment doon. So these are things na na mas natatagalan kasi po sila po ay nakikibagay lang o at sumasandal doon sa pinaka principal duty which is now in the hands of the UAE government. So yun po yung mga bagay na nakikita natin bakit lumalobo yung visit visa. And tama po kayo sir na paiba-iba po yung mga patakaran sa pangunguna ng immigration doon. So our Philippine embassies and the Philippine consulates there in Dubai and in Abu Dhabi have their hands full. Ito yung pinaka-common na problema doon. So ano ba, educate us, Attorney Roy, ano siya? Pag ikaw ay nagtrabaho sa Dubai, ngayon ang dami kong katatawag lang ng aking isang friend sa 100
people, 100 cleaners ang kailangan. Mm. So 3 months lang bibigay sa kanila, ganun ba? I think ang aking nakikita po dito, what I envision here is we should ought to just nip it in the bud, so to speak, right away, mm-hmm. by endeavoring best efforts na maibalik po ito sa original na structure, which is na mabigyan po uli ng participation or involvement, mm-hmm. To a large extent yung ating polo offices, because yun naman po ang pinakamandato ng ating batas dito, and so far as the Migrant Workers Act is concerned, ng highest priority natin is protection of our workers. Now that we are the verification of contracts has to a large extent covers yung mandate natin na pinoprotektahan natin yung ating mga workers, kasi pag pinag-uusapan yung verification, ang ibig sabihin yan is kailangan natin malaman kung saan sila naroroon, saan sila nagtatrabaho, sino yung employer nila, and everything that has to do with the every letter written on the contract. If this has to pass through and to be approved by the foreign government, which is sa kanilang policy, hindi naman natin yan na minamasama yung intention nila. However, sa atin naman ang dire effects po niyan o ang consequences niyan is hindi po natin kaagad na-actionan kung may mga problema, at nakikita rin po natin na nabubuksan yung pintuan sa lobo ng mga visit visa, at tila in effect yung ating mandate to protect them nakukompromiso, kasi hindi natin kaagad on hand hawak yung mga kontrata na dapat na verify sana originally ng ating polo offices. So ito yung mga bagay po na nakikita natin na sana mapaabot po uli o maapila ng ating ambassador or Department of Foreign Affairs, now actually the Department of Migrant Workers, yan, sa UAE government, para po we can intimate to them that we cannot fall short or relent on our mandate to protect, ensure the protection of our workers, which includes having the full authority, or at least a shared or equal authority to process the verification of the contracts of our workers from the onset. Is that like ganun din ang policy nila sa iba pang foreign governments, not just the Philippines? No, in Kingdom of Saudi Arabia and in other GCC countries, okay, the polo has the possesses the authority to verify the contracts, mm-hmm. and this is verify the contracts, meaning to say they have administrative jurisdiction, mm-hmm. sa mga foreign recruitment tsaka Philippine recruitment agencies, mm-hmm. This is not the case in UAE, so mm-hmm. wala pong involvement, mm-hmm. yung ating mga Philippine recruitment agencies, and more so foreign recruitment agencies pagdating sa UAE, lalo na sa mga vulnerable sectors. Nako. Nakaka-frustrate din pala, no? Kasi hindi, ito, na-overlook to rider dyan eh. Maganda yung winning up mo. Yes. Dahil nandyan nga, sabi mo, uncontrollable eh. So, kasi po, Miss Lolly, ayan din yung experience ko eh. Mm-hmm. Ang nangyari po sa akin, pumasok ako sa UAE through visit visa, which is ang brother ko nandun. However, a month, kung ang aking pagiging visit visa, na-transfer yung visa ko into an employer's visa, sila na ngayon yung sponsor ko kung kanino ako nagtatrabaho. Mm-hmm. However, undocumented ako kasi hindi ako dumaan sa POEA. Right. Oo, paano ayun, yun? Kaya nung nagbakasyon ako ng first year, doon lang ako nakapagpa-register. So, I'm not sure kung meron pa rin ganon, na kaya right now we urge and pinipilit po natin yung ating mga kababayan doon na nagtatrabaho na undocumented in a sense na hindi dumaan sa POEA, na magawa nila ng paraan na makapagpa-register sila for their protection. Sure. So trabaho natin. These are tama po si Rider John. Mm-hmm. Kasi ang nangyayari po dito na dapat tingnan na maigi, kasi there is now a stage there somewhere in the course of the deployment and employment, as the case may be, where our kababayan is undocumented. Mm-hmm. So mabigat po pakinggan yan, mm-hmm. na ang ating kababayan po, ang desire nila na suportahan ang kanilang pamilya at magtrabaho ng maigi at dumaan sa tamang proseso, pero against their will, dahil dito sa proseso ng visit visa, somewhere there, yes, sa kanilang pag nag-expire na yung period o a certain period required by the prevailing measures there, nagiging undocumented. So pag nagiging undocumented sila, ibig sabihin yung kanilang pag-monitor nasa weak side din yung ating government. So
this is something na is heavy to think about. Mm-hmm. And for us na, na nakikita na ganito, na somewhere there, mm-hmm. may stage na nagiging undocumented ng worker natin. So this should not be the case. Right. Kaya we go back now to yung ating naisa namang mangyari, mm-hmm. na yung ating bagong departamento, headed by our dear friends, Susan. Our good friend, the incoming Honorable Secretary Susan Ople, mm-hmm. na tingnan itong yes. setup nito sa United Arab Emirates, mm-hmm. to see to it na at any stage from the point of deployment, mm-hmm. hanggang sa ma-reintegrate o matapos ang ating kababayan doon, eh, hindi sila dapat nagiging undocumented. Right. Yun po yung challenge right. sa atin. At, we should give this utmost focus soon enough, I hope. Yeah. Yeah. Ryder John, paano ka naging legal? Kung ganyang sabi mo nga, pinaalis ka, exit, visa ulit. Okay. Basically, paano ang process po... Paano ating kababayan? Go. Yes, during the time po na nandyan ako, yung aking visa, which is, ang validity is 3 months, mm-hmm. nakakuha ngayon ako ng employer's visa, which is transfer, mm-hmm. yung visit visa to employer's visa. So that is documented na ako locally, inside ng UAE. Yeah. But dito sa atin, registration dun sa POEA, hindi ako nakaregister na lumabas for employment. Kasi nga, doon ako directly kumuha ng employer ko. Doon yung pinraxes. So, it's two things. Mm-hmm. Sa POEA, hindi ako documented, pero inside United Arab Emirates, documented ako. Paano diba? Na ito ni Roy? Parang tama yan eh. Yun din yung, kaya nga, that's why we're saying na this should be looked into seriously by our new department. Mm-hmm. Because ang national policy natin is dapat documented ang ating worker bago umalis. Right. Since hindi naman sila dumadaan sa POA in this regard, mm-hmm. because of the fact na visit visa. Which is ang essence niyan is bibisita ka lang doon sa bansa. Pero ang pinakarason dyan is to really seek employment for your family. Right. Eh, yan po yung nakakalungkot, mm-hmm. na hindi dapat ganoon. So, dito pa lang, wala nang participasyon yung lead agency, which mm-hmm. is the POEA, mm-hmm. To ensure na lahat ng umaalis dito ay namomonitor at mm-hmm. napoprotektohan at nasa computer ng ating gobyerno. Mm-hmm. So, dito pa lang, meron na we are going off the wrong foot already. So, this is something na, again, will be cured once na mabigyan ulit o maintindihan o maapila natin sa UAE government na yung importanteng role ng ating Philippine Overseas Labor Offices, or you actually it's called Migrant Workers Office under the new law. Ah, okay. May bago so, migrant, hindi na labor attaché. I think it's migrant workers attaché na yung tawag yata. Ah, hindi na labor attaché. Attaché na, yes. So, itong newly, formerly Polo, now MWO, mm-hmm. Ito na po yung, tsaka meron po silang strict coordination with the POE, which will now be, I believe, under the Office of the Undersecretary for Employment. Mm-hmm. Ay, ito yung dalawang opisina na under the new department na dapat talaga mabigyan ng talagang masusi power na mamonitor yung umaalis. At itong mga umaalis natin to the UAE, obviously to seek employment but undergoing visit visa process, ito po ay sa aking paniniwala ay hindi po natin nagagampanan yung ating pinaka highest priority concern, which is assistance to nationals. Kasi meron tayong tinatawag dyan sa DFA, Ryder John, assistance to nationals. Yes. So paano yung Attorney Roy, kasama pa rin yan sa bagong departamentong kakikreate lang? Well, in so far as the setup or the structure mm-hmm. sa United Arab Emirates is concerned, mm-hmm. Yun po ay kailangan munang mapaabot sa host government na kung sakasakali, mm-hmm. Mabalik sa dati yung setup in so far as the verification of the contracts of our OFWs are concerned. Pag hindi pa nagbabalik doon, ganun din yung magiging POEA tsaka yung Migrant Workers Office. Ganun pa rin ang matatanggap po nila na problema tungkol dyan sa visit visa tsaka yung kanilang the voluminous problems of trying to talk to employers and ask for their understanding to transform or convert or to put their visas to become employment visas as the case may be. Whereas things would be simpler kung simplified kung meron na silang
mga employment contracts na biniverify from the onset. Doon pa lang may, kasi another, parang back to square one sila pag nandoon. Right. Kaya, again, ang consequence po niyan, like we discussed earlier, is there is a stage there na sila ay undocumented. Kaya, yun po, tayo, yung maglilingkod sa bayan, mabigat po yan isipin kasi ang nangyayari dyan is pinapayagan natin na umalis ang ating mga kababayan doon na at one stage hindi sila, wala tayong power para ma-monitor sila. Or maprotektahan. Or maprotektahan sila or we do not as compared to other countries where they undergo a verification through the POEA and the Polo, pati family members nila, pwedeng ma-inform ka agad na ito yung kasi, through their agency and other stakeholders, kung nasan yung whereabouts nila. Tayo sa UAE, wala tayo ganun. Bulag tayo. So, buti hindi ka naman napahamak during those 10 years na nandyan ka. Kasi kung ganun hindi ka mag-monitor. Kapag nag-exit ka na po, pag nag-vacation ka, kasi ang mga contract dyan, kapag nakatapos ng 12 months mo, you have 1 month of vacation, leave, na pwede mong iuwi sa Pilipinas. So once umuwi ka sa Pilipinas, automatically magre-register ka na sa POEA. Doon po mga ako nakapag-register. Okay po yan. However, ang problema, yung ating mga kababayan na umexit ng UAE at nagpunta sa Kish Island sa some other destination na naghihintay ng kanilang another renewal of visa na tumatagal sa labas ng UAE, hindi makabalik ng UAE dahil walang visa. Ayun po ang isang problema dahil na-experience din niya ng kapatid ko na si Len. Anong pinangkain niya sa sarili niya? How was she able to cope kung nasa labas siya? Gastos niya lahat yun. Meron siyang sufficient amount of dirhams or money to supply yung kanyang needs for a week kasi pinrami siya a week. Papadala namin yung visa dyan sa inyo at makakapasok na. However, na-extend ng almost a month. So tumagal siya ng tumagal. Kaya we have to send her Western Union money para ikaw ang nagpadala. At least okay siya. Ang aking puntos dito, Attorney Roy, yung napahamak, let's say, nasa pagka ikaw ay nag-exit and then wala ka, clueless ka, hindi mo alam sino pupuntahan mo, tapos kung sino mong scrupulous at biglang may nag-scam sa'yo somewhere. Huwag naman sana, no? Ang dami kasi tayong natatanggap dito sa ating himpilan ng ganyang klaseng mga problema. So what happens? Sino will take care of them? Correct. Kasi po nabubuksan na yung pintuan sa ganong klaseng mga pangyayari. Yes, kaya dami na po mga, at saka yung the fact na sila ay natatagalan doon at napupunta pa sa, kailangan pang pumunta sa ibang bansa, ibang jurisdiction para lang sa visa nila, no? To abide by the law. Yung po ang nakakalungkot po tingnan yan at that we should do something about this as soon as possible. Kasi po, ano po yan eh, ang trabaho po natin dito sa OFW sector or yung Department of Migrant Workers and the national government is to do everything we can to make the lives of our OFWs easier and lighter. Because they're already sacrificing for their families. The fact that they're away from their loved ones, sakripisyo na malaki. The fact that they are situated like this, na may mga ganyang pangyayari na sila ay kailangan pa lumabas ng bansa sa UAE at mag-exit muna at meron pong natatagalan, nadidelay kasi wala pong tumututok na sa kanilang pagbalik doon. Ito po ay ano po, hindi po dapat sana maging ganito ang kalagayan nila kung maayos po natin yung proseso from the onset na nandito sila. So I think there is a way. Right. It's just a matter of letting the UAE government understand that it is our mandate as well in our country based on our bilateral agreements and national law that we have to have. We can only exercise full protection of over our kababayans kung tayo ay namomonitor natin sila from the onset. Okay, pabalikan natin yung sinasabi ni Attorney Roy na the big if, itong bagong administration o bagong katatalagang Secretary of Department of Migrant Workers, kailangan ano nga ang pwede niyang gawin pagka ganyan yung mga sitwasyon, no? But we have to pause for a quick break, ang ating mga sponsors at ang ating news break. Babalik po ang sulong na bayan. Diyan ka lang, Rider John, kung nandyan ka pa. Si Miss Loli Acosta, sulong na bayan sa DWIZ 882. DWIZ
si Miss Loli Acosta, sulong na bayan sa DWIZ 882. Right, nagbabalik pong muli ang ating programang Sulong na Bayan. At tayo po'y siguro, gigreet ko lang aking mga nagsiselebrate ng didiwang ng kanilang kaarawan. Si Ivy Johnson, dito po yan sa atin sa Aliyo Broadcasting Corporation sa ALC Group of Companies. So, happy birthday, Ivy! Ayan, maski late na. And then si Kathy Mora, nasa Texas yata siya ngayon. Or, naku, hindi. Somewhere in America. Kathy, I hope you're doing good. And syempre, madaling araw na dyan. So, God bless you. Alam mo, tayo'y sad dahil nagkaroon ng mass shooting pala dyan sa Uvalde, Texas, ano? As always, may mga scrupulous o hindi natin matansyang mga kabataan pa naman, no? 18-year-old yung suspect and basta nag-mass shooting. And nung tayo nandyan some months ago, ganun din, nagpunta lang yung isang looter naman sa Nordstrom at inubos yung mga shopping. Ganun lang kasimple. Pero ang taas ng kanilang matatawag na criminal rate. Okay, we don't want the bad news. Eto, tayo nga ay natutuwa at gusto natin congratulate sino po ang bagong katatalaga actually na kalihim ng Department of Migrant Workers. Sa Tagalog, Attorney Roy, anong tawag sa kanyang kalihim siya ng ano? Ng ano ba? Migrant workers. So OFWs pa rin yun. OFWs pa rin. Okay. Yan po si Secretary Susan Toots Oplena, kasama namin. Congratulations. Baka meron tayong isang palakpak dyan. Congratulations to our friend. Congrats. And Honorable Secretary Susan Toots Ople, ating bagong secretary. We're so happy for you and proud of you. Sarap ng palakpak. Alam mo, dati, Attorney Roy, dito siya galing. Nagbabroadcast siya ng once a week, regularly. At syempre, yun din ang protection at welfare ng ating mga bagong bayani, ang kanyang tinatalakay. So ngayon, tayo ay natutuwa at siya ang naitalaga ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. But, napakarami ng kanyang matatawag nating gagawin. Yan lang sinabi ni Ryder John, matindi yan. Hindi na yan dapat maulit. Diba? Malalim. Malalim. I believe kayang-kaya yan ni Secretary Toots kasi una sa lahat she already served as she's a former USEC sa POEA at yung Blas Ople Policy Center which she founded yan po ay hinahangaan natin iniidolo po natin yung organization nila dahil yan po lagi po natin yang sinusubaybayan yung kanilang ginagawa at hinahangaan po natin ang kanilang track record sa pag clamor dyan sa anti-human trafficking and illegal recruitment. Sila po yung organization, lead organization talaga na talagang pinaalam sa ating bayan yung yung mga the criminal effects at yung mga nabibiktima ng illegal recruitment and human trafficking ay masama po sa ating lipunan, sa ating bayan. Kaya marami na po silang na-accomplishment regarding that in coordination with other agencies. Kaya as a matter of fact, nung ating event nung 2019, binigyan po natin siya ng award noon. Yung Ambassador Roy Senyeres Award. To give her the recognition in that regard. So, we are confident that the Honorable Secretary and our friend Secretary Ople, we're proud of her and we know that she will be on her toes. Marami yung malaki yung hamon, but she will do the job. We are here to support her. Kasi yung human trafficking na yung na-mention, ano, meron akong isang kaso ngayon na sinasabi Ryder John na frame up or parang sinet up yata yung mga tauhan niya na habang tumatanggap ng pera, sinasabi na siguro trump up charges ng iba o baka kung ano-ano ng kalaban niya na sila ay tumanggap. At human trafficking daw yun. So, paano yun, Attorney Roy? In-inquest sila kahapon, pwede ba yung kinasuhan ng human trafficking mag-oppose legally? Parang mag-file ng motion for recon or anong tawag na dapat gawin? Pag nasa inquest pa lang yan, sa stage na yan, so yan ang mga initial stages bago yan ay mailapag formally sa opisina ng prosecutor or fiscal as the case may be. Pagdating dun sa stage na yon, meron na pong mga remedies under the rules kung saan pwede po nilang erase ang mga depensa nila. So ngayon naman nasa inquest na yan,
na po yan. Let the process take its course. At meron naman pong remedies available soon enough. Mm-hmm. But kasi nakakatakot, Rider John, ng ano eh, pag sinabing human trafficking, no bail yan, di ba? Di po ba? Okay, yes. Heinous crime po yan, eh. Mm-hmm. Ba? Yes. Tama po. Tama po yun. Meron pong stipulation dyan sa batas na ganun po ang pinaka penalty niyan. Kaya matindi po yung penalty niyan. Ganun din po sa illegal recruitment. Kapag pag pinag-uusapan po dyan sa illegal recruitment in large scale. Large scale yung trafficking. Yung tinatawag na economic sabotage kung saan ang biktima po niyan is 3 or more. Ayun. So talagang ang dami haharapin kasi worldwide menace naman yan, ano? But again, kasali pa rin yan dito sa atin eh. Ako, na ang tagal ko sa paliparan naka-assign as a reporter ng Manila Standard. At araw-araw, may nabibiktima. Yes. There are at least an average of 7,000 workers leave every day. Sa yes. Naiya lang yan, ha? Hindi pa yan naiya, hindi pa sa Mwanga Airport o Cebu Airport. Dito lang sa paliparan naiya, average of 7,000. And half of them, traffic. Yes. Sad. Oh. So sad. Yung kanina lang na pinag-usapan po natin with Rider John, sir, right. Yung kaninang yung situation ng visit visa to the UAE. Right. Yung proseso po ng kanilang pag-alis, it can rightfully be said na they have colors of trafficking or illegal recruitment. Mm-hmm. Because for the simple fact na yung principle nila, ang principle intent dyan ay magtrabaho abroad. Mm-hmm. Kaya yung mga tao na involved dyan para sa kanilang papaalis, mm-hmm. Na obviously pwedeng kasuhan. Tulad na banggit ni ginoong Rider John na mm-hmm. hindi dumaan sa POEA, mm-hmm. Obviously, hindi sila lisensyado. So, dun pa lang, mm-hmm. ng paglabag mm-hmm. sa anti-illegal recruitment law. Mm-hmm. Kaya, gaano kalakas yung ating ano dito? Sa ating mm-hmm. sa ngayon ng pamahalaan? Sino ba ang usual NBI ang lead agency lead po agency. pag pinag-uusapan ng illegal recruitment ay yung POEA. Kasi sa POEA, under the Migrant Workers Act, meron talagang departamento dyan sa POEA na yung anti-illegal recruitment branch. Kung saan, sinasabi po ng batas na kailangan bigyan ng legal assistance ng POEA lawyer, abogado mismo, ang biktima ng illegal recruitment. At yung abogado mismo ay may koordinasyon dyan po sa prosecutor's office para po ma-prosecute yung kaso. So, yun po yung batas natin. Pero yung actual na application yan, yung kakayahan ng ating gobyerno at yung ratio kung ilan yung nagiging biktima at nasusustain ba at napoprosecute ba yung mga illegal recruiters, that's another thing that we should look into. Kaya malaki yung hamon nga ni Secretary Ople. But I'm sure, since this is kanyang expertise, ito eh. That's her expertise. I'm sure she will be mobilizing and she will be utilizing the resources of the department to make sure na palakasin pa yung kampanya contra illegal recruitment and human trafficking. That's why we fully rally behind her kasi alam natin na she's the right person for the job. Tukan natin yan every so often kasi every single day marami tayong nakukuha ng ulat ano dahil nga may access ako sa paliparan at tatawag lang sa akin yung aking source o ito Lordy umalis dumaan ganito papeles etc. So ako naman talagang nire-resolve natin hanggang kaya natin but with Secretary Toots ito na ang ating pagkakataon. Ano nakikita mo ikaw Rider John kasi ikaw ay OFW para bigyan lang ng tip itong ating incoming secretary bago ko tanungin si Attorney Roy. Anong dapat niyang tutukan pa iba bukod dyan sa iyong mga nabanggit na naging perennial problem sa UAE? Yeah. Number one po, no? Kasi ako first-hand experience ko, yung proseso kung paano ko nakakuha ng trabaho doon na hindi naman ako dumaan sa agency dito sa Pilipinas. What I suggest is that magkaroon din siguro ng parameter or maybe batas na kapag ikaw ay nalaman ng Philippine Consulate o ng Embassy na nakapasok ka dyan at nakapagtrabaho without registering sa PIA. Eh, dapat, di ba, bigyan din ng penalty siguro, fine or kung ano man. Kasi sanction. That is the way, para naman ma-encourage natin, aside from educating our mga fellow Filipinos na nakapagtrabaho doon without using POEA dito sa atin, sa Pilipinas, nakakuha ka na ng trabaho doon, now it's your responsibility na pumunta sa consulate o sa embassy to register yourself. Di ba? Para naman, ma-monitor ka, malaman at maproteksyonan ka. Ayun lang po yung sa akin. Mm-hmm. Dahil experience ko rin kasi.
Yeah. Ang dami kasi talaga for lack of maayos na trabaho here. Eh talagang gustong umalis, ano. Again, na andali naman ito naman, vulnerable sila sa lahat ng mga scammer lalo na online, ang dami. Oh, may kailangan ganito sa Apple Picker sa ganun pagdating mo, wala naman palang mansanas or something. Ganun kadali silang mahoodwink. How do you Miss Loli and Attorney Roy? Alam niyo po, nung nandoon ako, marami kong kakilalang nai-scam through ano, visit visa. Mm-hmm. Nandun na siya. Yeah, ha? O-operance siya. O sige, ganito. Extend natin visit visa mo. O magbibigay sino yung mga nag-o-offer? Mga Pilipino din? Mga iba, mga Pilipino din. Yun lang. Yung problema. Mm-hmm. Mga kababayan din nating mga genius. Mm-hmm. Ganun din ang ginagawa. Mm-hmm. That's why, ayun nga sinasabi ko, talagang first is that we have to educate ang ating mga kababayan. Number two is to urge them, no? Mm-hmm. To appeal to them. Pag nandyan ka na, nakakuha ka ng trabaho through visit visa, na i-transfer ang visa mo, i-register mo na yung sarili mo. Mm-hmm. Para may protection ka. Right, register. So, no? POA wasn't doing their job. Yan lang masasabi ko. Kasi silang may mandate to do that eh. To monitor at saka yung labat natin eh. Monitor mo how they are. Pagdating nila sa place of employment nila, sila ba'y pinapakain ng maayos, tinatrato, whatever. Ah, saan yung ganung klaseng trabahong dapat na ginagawa nila? Correct. Kasi foremost, yung kontrata, wala silang pinagsasandalan at pinanghahawakan kasi dahil nga visit visa yung proseso. So now, yung ating assistance to nationals sa ATM. Philippine Embassy at sa Philippine Consulate sa Dubai have their hands full. Mm-hmm. So I think isa po, tama po actually, I agree with Ryder John. Explained it clearly, down to the dot, yung ang actual na nangyayari doon. So ngayon, ang hamon ngayon sa bagong department, kay ating mahal na Secretary Toots, ay yung kanyang mga, or actually, I think this still falls under the cognizance or authority of the Department of Foreign Affairs. Mm-hmm. So both the DMW and the DFA now, ang hamon ngayon sa incoming administration is pang i-alerto nyo na ngayon, magbigay na po kayo ng marching order o at kailangan dagdagan with the help of Congress, yung mga konsulado natin doon ay para po palakasin pa yung nabanggit po ni Ginoong Ryder dyan sa information dissemination tsaka pa sa ating mga kababayan doon at to watch out for these yung mga nangloloko sa kanila doon na mga kapwa Pilipino. So there has to be a strong presence habang inaayos pa natin yung pinakamalaking kailangan pang gawin ng ating mahal na sekretary o pangulo, no less than the president, BBM, na iapila at sabihin doon sa kanyang kay His Royal Highness at saka sa Royal Family sa UAE na importante po, sabihin natin na His Royal Highness, importante po Sadiq, my dear friend, that the Philippines maintains a strong grip in our mandate to protect our workers and we have to be on top of monitoring their contracts. So our involvement there at must be strong. So henceforth dapat ma-restore po yung dating structure. So dati na, meron. Dati meron po eh. What happened? Ba't naiba? Yung nga po yung naging patakaran o polisiya doon sa UAE, yung Unified Policy Contract policy na tinatawag, para gusto po ng UAE government na lahat ng pumapasok ng mga foreign workers, sila po yung nagbe-verify ng kontrata. It just so happened na ang ating mga kababayan po sa UAE, ang bilang doon is almost 1 million. Thereabouts. Kaya, mga sabi nila 800,000, pero pag sinali po natin yung mga undocumented, tulad na banggit ni Ryder John, umabot niya ng 1 million. So, napakarami, sigurado. 3/4 po niya, no? Malaking bilang niya, sabihin natin ngayon, ay mga visit visa or tourist visa, as the case may be. Mm-hmm. Kaya malaki po ang problema. Kaya siguro ang pinakauna, idamihan muna natin yung mga tauhan dyan sa konsulado at palakasin natin yung ating information dissemination drive against yung mga bagay na nabibiktima. Anong qualification, Attorney Roy, ang dapat italaga dyan? Kasi ang daming tinatalaga, sabi ko kasi kanina may assistance to nationals, Ryder John, under DFA yon. Meron pang welfare officer, under DSWD naman yon. And then may labat pa nga, polo office yon. Tapos meron pa
ang Commission on OFWs. Ano naman ginagawa ng CFO doon? Commission on OFWs yun. So, ang dami. So, sinong dapat ang italaga ni Secretary Toots na talagang makaka-deliver? In terms of qualification, yeah, tulad po ng mga former OFWs na nanggaling na doon. Doon. O yung mga... yun sila. O sila. Parang ako yan. Parang ako po. No. Oh, maganda ka, Rider John. Baka i-appoint ka. Si Rider John, bagay na bagay mag-consul doon sa Dubai. Kasi alam niya yung nangyayari. Right. So, mga ganyan. Yung mga those may actually, experience. There's a pool of talent and experience that our good secretary can probably tap and look into doon sa desire or intent na mag-increase yung mga manpower dyan sa ating consulates. I mentioned earlier, ano, pero syempre, bukas po ang linya ng ating communication for the, in the spirit of fairness and objectivity, pwede po kayong tumawag at ibigay yung inyong pahayag, Administrator Bernie Olalia. Alam mo, nung bagong upo lang yan, siyang kauna-unahang naging guest ko or binigyan ko siya ng malaking oras para sabihin lahat ng kanyang vision, mission, anong pwede niyang gawin. So far, in the first 2 years, siguro nagawa niya. Pagdating nitong mga nakalaunan, ay talagang wala, zero. Lumala ang human trafficking, lumala ang mga abusadong recruitment providers, mga service providers. Tinatawag natin silang also bayani, no? We're not just saying ang ating OFWs ay bayani, pero yung service provider, bayani rin. Because sila naghahanap ng trabaho for you guys. Pero lumaki yung lobo ng bilang ng illegal recruiters. So, I don't think he did his job in the last 4 years. So, sorry. But you can call us and tell us your side of the coin, admin. Kaibigan ko pa rin siya, Bernie Olalia. No? At may mga lawyers tayong naiulat dito na hindi rin ginagawa ng lawyers nyo dyan sa POEA yung dapat nilang trabahuhin. At na bibiktima pa karamihan ng ating mga kababayan. So sad. So, I hope Secretary Toots, kung nakikinig ka, talagang tingnan mo maigi anong sinong qualified na pwedeng ilagay dyan na magtatrabaho naman. Kasi di ba, Attorney Roy, tinalaga kayo ng pangulo dyan, ng pangulong BBM. Bakit? Kasi may tiwala siya sa inyo na makakaya niyong gawin at gagawin niyo. Eh kung hindi, you have no business staying in your job. ang nabanggit po natin kanina ay nasa batas natin sa Migrant Workers Act na sa Anti-Illegal Recruitment Branch ng POAA ay obligasyon ang or may kapangyarihan po yung POA na magbigay ng legal assistance, lawyer, sa biktima. So ang susunod na tanong dyan, matanong natin ang ating kaibigan si Administrator Olalia. Administrator Olalia, ang tanong po namin sa inyo, ilan na po ang napakulong nyo na illegal recruiter gamit ang lawyer na binabayaran ng taong bayan? Pera ng taong bayan. Diyan, ilan na po ang na-sustain o na-prosecute diyan sa opisina ng mga prosecutor under the Department of Justice? Ilan na po ang napakulong? Ilan na po yung nag-file ng complaint? At ilan na po yung sumbong? Sa sumbong pa lang na may bahid ng illegal recruitment. Ilan na po yung natanggap nyo sa mga hotline ng POAA? Ilan po yung na-convert into actual case? At ilan na po yung na-prosecute ng inyong abogado? So, yun po yung mga bagay na magandang itanong sa kanya. Yeah. At siguro ihanda nyo na yung listahan na yan. Kasi buti nga binibigyan namin kayo ng idea para yan iihain nyo kaya Secretary Toots, dahil pag nagtanong si Secretary Toots nung tinanong ng kagaya ng itatanong yung Secretary, I'm sure, yan ang itatanong yung Secretary Ople sa kanyang mga tauhan dyan. At kailangan nila erase yung batting average nila to facilitate the filing of more cases, because in effect, we will be sending a strong and resounding signal. To all those involved in this chain of illegal activities na seryoso tayo pagdating sa ating mandato to protect our workers against these crimes. Ayun, mga shenanigan yan, lalabas na isa-isa, no? Dahil nakakaawa, Rider John, eh. Biro mo, ikaw, talagang gusto mong pumunta to provide for your family, eh. Kung ganyan naman, mapapariwara ka pala. So, walang protection. And then, syempre, ang dami natin na kukuhang ulat, Attorney Roy, sa mga welfare, ano natin doon? Ano ba tawag doon? Sa konsulado? Sa Kingdom of Saudi Arabia, punong-puno. Hindi na halos makalinga yata yung mga undocumented na nakikita ng tinutulungan, ano? Puno mismo yung space. Ano, Ms. Lolly and Attorney Roy, alam niyo po bang napakaganda rin ng mga samahan ng mga Pilipino sa UAE? In fact, merong mga samahang Batanggenyo, samahang mga Bisaya. Kapantangan. In fact, these are the groups po na makakatulong. Na, di ba? Ma-monitor kung sino yung undocumented and tulungan, di ba? Ibig sabihin,
yun po yung mga groups na I suggest na tinatap nila. Mm-hmm. Di ba, para to give assistance na, oh, ikaw, nakakuha ka na ng employment dito. Oh, it's about time for you to register. Di ba? Mm-hmm. Hindi yung, sige, hayaan mo lang. Eh, paano pag may mga untowards incidents sa mga pagmiyari? Mm-hmm. Paano siya mapoprotektahan? Mm-hmm. So basically, those are the things po na makakatulong sa ating mga embahada dyan, ano? To tap yung mga samahan na mga Pilipino. NGOs. Mga good-hearted. Ang dami kong kaibigan sa Kingdom Saudi Arabia. Siya talaga ang tinatawagan ko. Hindi nga embahada tinatawagan ko eh. Grupo talaga ng mga Pilipino na talagang ang galing na papauwi nila dito. Kami na nagko-coordinate, ano? So that's good to hear. I-harness pa natin ang huso yan. So we have 2 minutes. Ano yung pwede mo pang masabi for Secretary Toots? Kasi alam natin katatalaga lang niya at medyo baka siya ay hindi naman nahihilo. Alam niya yung gagawin niya. Kaya lang, syempre, nandyan yung pwede natin siyang bigyan ng giya. Go ahead. I think she's the right person for the job. Pagdating sa competence and experience, expertise, alam po niya yan. Alam po niya yung mga issues regarding sa illegal recruitment and human trafficking. That's actually the pinaka-core advocacy ng Blas Ople. Mm-hmm. Pagdating po sa legal assistance that has to be accorded to our distressed workers, lalo na sa Middle East, alam po ni Secretary Toots yung pangangailangan na mag-hire pa tayo ng legal retainers to make our presence stronger. Mm-hmm. in the host governments in the host countries concerned. Mm-hmm. Pagdating po sa reintegration, I think sa interview, this was intimated to her by our President-elect, Ferdinand Bongbong Marcos, na bigyan sana o bigyan ng housing programs, tsaka palawakin at pagandahin pa yung health programs for our OFWs. And this is something that our good secretary knows very well, yes, being the head of the an NGO for so many years. Right. Kaya we are confident. And we wish her all the luck, Madam Secretary Toots Ople, our dear friend, sa inyong magiging role as the secretary of the new department, the first secretary of the Department of Migrant Workers. At andito lang kami ni Rider John at saka ni Ate Loli para sumuporta sa inyo and at sumubaybay sa gagawin niyong obligasyon sa inyong mga OFWs. Alright, extra na tayo, Rider John. 60 seconds. Okay, eto lang po. Very simple. Sa mga nakikinig sa atin dyan sa Gitnang Silangan, nakatulad pong naging OFW at OFW pa rin ngayon at present, please cooperate po. At again, tayo po ay naloloko because of our greediness din. Okay. So, ayun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat. Ingat po tayo palagi, ating mga kababayan dyan. Until next time. Thank you, Rider John. Extra, Attorney Roy, what do you want viewers and televiewers at listeners natin to expect from you? Bukas po yung ating tanggapan, yung OFW Family Club. Mm-hmm. Mahahanap nyo po kami sa Facebook. I-like nyo lang at mag-message lang kayo doon para ibahagi po ang inyong mga opinion at concerns sa ating sektor, minamahal na sektor for OFWs. At maraming salamat po sa patuloy nyong tiwala sa atin. At abangan kami until next Thursday. Ito na po yung umpisa natin para makasulong ang bayan. Thank you so much sa ating naging kagapay sa newsroom, si technical natin si June, si Jerry, writers natin Rashid, Mara, Iram, at sa Sokman, si Jai, at ang ating CA, Joanne and Micah, na sa OSA, keep God first in every area of our lives so He will direct our path. Thanks, Monique. She's here, right here. Shout out. Hi, the beautiful Monique. Mrs. Monique Senyeres. Senyeres. We'll see each other very soon again. Okay, God bless. Si Miss Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882.